recently po, I've been watching YouTube videos of a creator na ang goal niya sa buhay, makapasok sa most exclusive hotels, most exclusive airlines or cruise. Na pag nakita niyo naman po talaga, ay sobrang bongga at sobrang ganda. And it would cost him tens of thousands of dollars. And talaga naman pong sobrang exclusive lang nun. Kasi konting tao lang yung kayang mag-afford na pumunta dun. And I was like, Lord, grabe no yung mga hari ngayon. Yun yung gusto nilang puntahan. Pero alam niyo po, may isang hari sa Bible. Si King David. Sabi niya sa Psalms 84:10-12. Sabi ni King David, better is one day in your courts than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Sabi ni King David, isang hari who has access to everywhere and everything, the best places, the best views, the best kingdoms. Ang sabi niya, mas gugustuhin ko pang maging doorkeeper sa bahay ng Panginoon. And I hope that that is our prayer, that we would rather be here with God. That despite of all the busyness, despite of all the worries, despite dun sa iisipin mo pa kung ilan pa yung lalabahan mo, ilan pa yung papalansyahin mo, yung mga uniform na aisikasuhin mo, yung mga assignment na ipapasa mo, yung mga lulutuin mo, yung menu mo, yung papamili mo, I hope po that just like David, we would rather be here. And if that is you, why don't we pray? Lord, thank you for the privilege of being in your presence. Lord, it is indeed better a day here with you than a thousand elsewhere. Lord, we are sorry for all the times na pinipilit lang namin yung sarili naming pumunta dito. We're sorry for all the times na nandito kami in person pero kung saan-saan lumilipad na yung utak namin, ang dami na naming iniintindi. I'm sorry for all the times, Lord, na this is just religion for us. This is just a Sunday thing, something that we do every Sunday. But we hope, Lord God, that just like David, you'll give us the heart to rather be with you. Lord, allow us, Lord God, to be present in mind, body, and spirit. Allow us, Lord, to hear from you again, to hear your voice again, and to know your sweet, sweet presence. Lord, thank you in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Isang mapagpalang hapon. Bago kayo umupo, pwede bang itiyan mo yung katabi mo? Sabihin mo, hi. So, pag hinay ka, sabihin mo, hello. Ayan. Welcome po to Victory. You are here at our 4 p.m. service. We are a church who is passionate in doing two things. And that is to honor God and make disciples. Now, hindi lang ang hope po natin, hindi lang natin ma-honor si God at mag-make ng disciples dito sa Baliwag. Pero alam niyo po, we have exciting news. Starting next Saturday, January 20, 5 p.m., magkakaroon po tayo ng first Bustos Church Planting Discipleship Day. So kung may kakilala po kayo na nakatira sa Bustos, or yung mga kaibigan nyo or pamilya nyo na gusto nyo pong isama, ayan, mas malapit na po tayo. Gaganapin po yan sa Jollibee Bustos. So malapit dyan lang yan sa bayan. Again po, that's January 20, 5 p.m. We hope po that you can join us or you can help us by praying and believing God for Victory Bustos. Now, as a church po, it is our heart to strengthen and nurture the bonds of family. We always say that we value family. And we know po that as a church, the foundation of a great family is the foundation of marriage. Kaya naman po, kung kayo po dito ay magsing-irog at gusto nyo na pong magpakasal this year, we have a pre-marriage seminar. That's February 10 and 17. Saturdays po yan, 2 p.m. It's a great way to get to know God in
and the lights of your season. So kung kayo po ay may boyfriend, girlfriend, fiance, disagree, and you hope to get married this year, we hope po that you can join us. Now, yun nga po, as a church po, we believe in honoring God and making disciples. Not just here in Baliwag, but all over the world. So today po, we have a special missions video update to one of the nations that we have been praying for and believing for. Now, if you are here po in our hall, or please do not take photos or videos of our video, kasi po it's a Creative Access Nation. Our live will be cut for a few minutes to make way for the video, but we will resume po in a couple of minutes after the video. Thank you po, and let's all watch this video. Yan po. Sige po, palakpakan natin si Lord for that video. God is indeed faithful, not just to us here, but to the nations. Now, as we go to our time of giving, let me read a very, very good verse and a very, very common verse for us. Sabi dito, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." It is Matthew 66, verse 3. Alam niyo po, this is a verse that's always been given to us. Pero there was just a reminder of one of my friends. Sabi niya, yung word daw po na priority, dati daw po, hindi daw po yun
na po plural. Singular lang siya. Kasi nga naman, kung madami yung priority natin, di na siya priority. Diba? So every time we give po, we're reminding ourselves na, Lord, you are my priority. I remember, there's always gonna be things in our minds that will bother us. Like, hindi pa dumadating yung sweldo mo o yung baon mo, iniisip mo na agad kung paano mo gagastusin. Di po ba? Yung mga bills, tumatawag na. Si Judith, tumatawag na. But I hope po that every time we give and every time we receive, we would always put God first. Another story, meron po kaming isang youth dati na gagawin niya, mag-uwi siya ng isang envelope. Tapos tuwing magbibigyan siya ng baon, magdadagdag na siya ng pera dun sa envelope. Tapos pag sa youth service, dadalhin niya na dito yung envelope, punong-puno ng barya. Pero in his heart, it might be coins for us, but in his heart, he honored God by putting God first. So why don't we pray, Lord, thank you for the privilege and opportunity to put you first, Lord God, in our finances. Lord, we're sorry for all the times na inuuna namin, yung worries namin, yung bills namin. Yes, Lord, indeed, you are our priority. Lord, thank you that even though we are challenged, Lord, thank you for reminding us that if we put you first, everything will be added to us. Lord, we pray, Lord God, that there are people here, Lord God, na first time nilang magbibigay sa iyo ng more than yung usual. Lord, yung iba sa amin, chinachallenge mo to give more. Lord, whatever it is, Lord God, yung iba sa amin nahihiya na magbigay kasi, Lord, ang tagal na namin hindi nagbibigay. But Lord, thank you that as we give today, we are reminded that those who put their faith in you will never be put to shame. Lord, hinding-hindi mo kami ipapahiya, Lord God, na inuuna ka namin sa bawat panahon at pagkakataon. Lord, salamat po. We honor you with our finances. Help us, Lord God, to put you first in everything else. In Jesus' name, amen and amen. If you are giving online, we have our GCash QR code posted on the screen. And please do smile and worship as you give. Let there be light, and there was light. Alright, hello po sa inyong lahat. Good afternoon. Good afternoon. Can you say to the person seated beside you kung kilala mo at komportable ka? Good afternoon. Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you so much for being here with us.
Welcome po to our 4 p.m. service. Every Sunday po, no, we have 4 services. 8 a.m. Sa Walter Mart po yan, 11 a.m. dito din, and 4 p.m. ngayon, happening now, and later po, 6 p.m. meron pa po tayo. So if you know anyone na gusto pa po nilang mag-church today, pwede pa pong humabol mamaya. Meron pa po tayong 6 p.m. service later. And for those of you who doesn't know me, I'm Coach Sarah. I'm one of your campus missionaries here in, automatic sa isip ko, Every Nation Campus Baliwag. Okay? Here in Victory, Baliwag. And today po, I'll be preaching again the Word of God. And I am covering for Pastor John, who is actually preparing for his wedding, finally! Okay? So, naka-record yata to. Hi, Pastor John. Sana all daw, sabi ni Coach Carol. And let's thank God for that. Actually, let's give God praise. Kasi that's actually a blessing, di ba? To get married. So, yun po, Pastor John is preparing for his wedding. So, I'm covering for him. And we are starting a brand new series po na Set Apart. Okay? That's our theme as well for the whole year. Set Apart. And alam niyo po ang nakakatuwa dito kasi we are giving parang a biblical view of holiness. Okay? Binabago. Ano ba talaga ang meaning ng holiness? Kasi di ba minsan we think that holiness is a list of do's and don'ts. Holy ka pag hindi mo ginawa to, holy ka pag ginawa mo to. Pero in this series, we will see, hopefully, and understand ano po ba ang view ni God when it comes to holiness. Okay? And this afternoon po, no, ang topic natin is God is holy. Ang text po natin is found in Psalms 96 verses 1 to 9. May I invite all of you to stand as we give reverence to the reading of the word? It's found po on page 286 sa mga Bibles po ninyo on your seats. 286. Psalms 96 verses 1 to 9, it says here, O sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth, sing to the Lord, bless His name, tell of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples. For great is the Lord and greatly to be praised, He is to be feared above all gods. Verse 5, For all the gods of the peoples are worthless idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary. Ascribe to the Lord, O families of the peoples, ascribe to the Lord glory and strength. Verse 8, Ascribe to the Lord the glory, do His name, bring an offering and come to His courts. Worship the Lord in the splendor of holiness. Tremble before Him, all the earth. Thank you, Father God, for your word. Lord, may your word bring light and life, Lord God, to us this afternoon. I pray, Father God, that holiness will not just be a word for us, but it will be who we are, Lord God, in you. Thank you, Lord God. Encounter us this afternoon. Speak to us, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po kayong maupo. Alright, before po tayo magpunta dun sa word natin, before we study it, kakatapos lang po ng prayer and fasting natin, no? Meron po ba sa inyo nag-prayer and fast? And you know what? I encourage you to continue to believe God and be expectant that He will do amazing things in our lives today. And maybe some of us here, nung nag-prayer and fasting po tayo, our goal is to do things right. We want to do things right. Tama? Yun yung isa sa mga goal natin ngayong prayer and fasting. I'll be so holy. I'll do everything right. Diba? Parang yun talaga yung puso natin. Tama yung gawin natin. But who among of you here would agree with me that even with our best efforts, it's hard to do everything right. Diba? Kahit gawin mo na yung best mo, ang hirap talaga. Diba? But thankfully, okay, by the grace of God, He's able, diba, to work in and through us. Sino po sa inyo yung katabi mo mukhang mas mabait na ngayon?
parang mas ano na to, after prayer and fasting, medyo may glow ka na, di ba? Medyo mukhang holy ka na, di ba? Holy ka na, di ba? But you know, let's believe God that even if in our lens, it seems like, Lord, it's impossible na maging holy ako. Pero I know that in you and through you, I am already made holy. You can do amazing things in my life. And speaking of holiness, again, that's our topic for this afternoon. God is holy. Nadinig niyo na po ba yon, yung phrase na yon? God is holy. Di ba, hindi naman ano yun? Hindi naman bago yun sa ating lahat eh. God is holy. At yun po ang pagtutuunan po natin ng pansin ngayong hapon. Ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Okay, pagka-Diyos ng ating Panginoon. Importante po na mapag-usapan ito kasi minsan lumalabo yung tingin natin sa Panginoon. Yung mga may salamin. Di ba, pag wala kang salamin, nako po, labo na. Di ba, pag tinanggal mo yan, parang blurry na. And sometimes, kailangan natin ng salamin para makita natin kung sino nga ba si God sa buhay natin. Yun po yung pag-uusapan natin. Kasi to be honest, there are moments in our lives that we really forget. Ano nga bang klaseng Diyos ang Panginoon, ang Diyos sa buhay ko? Anong klaseng Panginoon nga ba ang Panginoon sa buhay ko? Kaya nga po, it's really amazing to start this series with God. Napansin niyo 'yon? Lahat ng ibang yung ibang mga series natin, it starts with our doings, 'di ba? Yung mga gagawin natin. Pero ito nakakatuwa kasi it starts with God himself. God being holy. So sana nga po no, mas luminaw at mas makita natin sino nga ba si Lord and how do we behold him. I just want to read this to you, no. Why is it important to talk about the holiness of God? Because, can we flash that? Because it says here, our understanding of personal holiness is grounded in the holiness of God. We worship Him in the beauty of His holiness. Alam niyo, nakakatuwa po kasi yung binasa natin, yung mga Bibles po pala sa upuan ninyo, pwede niyo pong basahin. Okay? Pwede pong buklatin. Makikita niyo po dyan yung Psalm 96, dun sa page 286, makikita niyo po na ang title nun is Worship in the Splendor of Holiness. Worship in the Splendor of Holiness. Alam niyo, church, nakakatuwa kasi itong Psalm na to, yung Psalm 96, very ano siya, one of the most famous, okay, na salmo sa Biblia. At the same time, it's one of the happiest psalms in the Bible. You see, pag binasa niyo po yan, makikita niyo, it's just positive. Very positive. From beginning to the end of this psalm, napaka-positibo lang po. It's talking about singing, it's talking about rejoicing. Diba, singing and rejoicing, sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord among, declare His glory among the nations. You know, while I was studying this, yung earth po na sinasabi dito, ganito po ka-holy si God, no? Yung earth na sinasabi dito, sing to the Lord all the earth, it did not just, it's not just talking about us. It's actually talking about the nature. Everything that's ano, that's existing, yung mga hayop, nature, the trees, the heavens, the star, the moon, the sun, yung aso mo, yung kabayo mo, kung may kabayo, yaman may kabayo, ito na lang yata ako yan, sige, di ba? You know, that's what the earth is talking about here. It's the nature, the natural world, while the nations, sabi, declare His glory among the nations. It's talking about us, the human race. The earth and the nations. So, ibig sabihin po nito, joy and rejoicing is not just for everyone, but for everything. It's not just for everyone, but for everything. Hindi lamang po tayo ang magre-rejoice at magbibigay ng glory and praises sa Panginoon. But everything that exists, because that's how holy He is. Even the trees, the fields, the mountains. Sabi po dito, nagsasaya at puno ng kaligayahan.
Ang saya pong pakinggan, ang sarap din basahin. Pero in reality, wag na po kayong magtaas ng kamay. But who among of you here would agree that this is not the world we know now? Di ba parang may nag-yes? Di ba? Parang hindi naman na yan yung mundong kilala ko ngayon. Parang hindi naman na punong-puno ng kaligayahan. Parang hindi naman na punong-puno ng kasiyahan. Nagkakagulo nga yung mga tao. Sa bahay nga lang, bago ko umalis kanina eh. Muntik na akong mga uppercut ng Di ba? Nagkakagulo na nga yung mga tao eh. You see, the world we know today is not the world that's described in Psalms 96. Kaya ang tanong po, no, paano po kaya tayo makakarating from where we are now, where there is brokenness, to where the Bible is saying that there is joy and rejoicing? Sino po sa inyo gusto mo yon? There's joy and rejoicing. Gusto mo may kagalakan, gusto mo puno ng kasiyahan sa Panginoon. At the same time, paano po kaya tayo makakarating sa punto na there will be joy and rejoicing because we behold the holiness of God? That's the question. Because we see the glory of God. Actually, yung sagot po nasa Bible. Dun sa binasa natin kanina. Kung titignan po natin yung Psalm, it's a series of invitational calls or summonses. Pag tinagalog mo, parang tinatawag, okay? May pagtawag na nagaganap, may imbitasyon o pagtatawag na nagaganap. We are called to do what? Tatlong bagay lamang po. Number one, the call to see. Pangalawa, the call to sing. And yung pangatlo is the call to worship and rejoice. Isa-isahin po natin. Doon po muna tayo sa the call to see. That's our point number one. Ano po ba yung gustong makita, ipakita sa atin ng Panginoon sa kabila ng kaguluhan ng mundo? Ano po kaya sana yung makita natin? It's this, to see and recognize God's greatness and glory, to see the marvelous works of God. Again, sabi ko po sa inyo kanina, no, na-notice ko, yung earth na sinasabi, all the earth, it talks about the natural things of the world, di ba? Or it talks about the animals, the trees. While yung nations naman, it talks about us, the human race. Kung mapapansin niyo dun sa binasa natin, sabi dun sa Psalm 61 verse 96 verse 1, sabi dito, "O sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth." Sino daw yung kakanta? All the earth. The nature. Declare His glory among the nations. Kanina daw sasabihin sa atin, sa human race. Parang baliktad, no? Yung nature ang magsasabi sa atin ng glory ni God. Bakit kaya? Parang baliktad. Sa halip na tayo, yung magsasabi sa nature kung gaano ka-glorious si God, in this verse, in this psalm, this is telling us that there's a call that the earth will declare the glory of God to the human race sa atin. Now, naisip ko, bakit talaga kaya? And then may natagpuan po ako it's from a teacher sa isang seminary. Ito yung sabi niya, sinulat ko yan dyan eh. Sabi niya, "A clam glorifies God more than I do. A clam glorifies God more than I do because a clam is being exactly what God made the clam to be." Yung clam, nagpapakaklam. Okay? Yun yung sinasabi niya. Kung ano yung design ni God sa kanya, yun ang ginagawa niya. Sabi niya, "I know I am nowhere close to being the woman I know God meant me to be." What's the point of this woman? Ano pong point niya? Nature's understanding of God's glory. Ang sinasabi niya, yung natural world, yung earth, yung aso mo. Okay, kung may aso ka man, yung pusa mo, yung rabbit mo, yung clam, yung isda, o kaya naman yung pating. Sinasabi niya that these things, the earth, the heavens, and all within them,
recognizes and reflects God's glory more than human beings do. Aray. Ang sakit. Mas nare-reflect pa daw po ng aso yung glory ni God kaysa sa tao. Mas nare-recognize pa daw po siguro nung ipis yung glory ni God kaysa sa tao. Why? I realize, no, ang question ko sa isip ko nung nababasa ko to, what makes it hard for us to see the glory and greatness of God bilang mga tao? Alam niyo po kung ano, tatlong bagay yung naisip ko, pero yung pangatlo, supported siya sa ng Bible, ng Word ni God. Yung una, I realize because the natural things, they acknowledge that God is their master. Kaya nga nagpapakaipis yung ipis eh. Nagpapakaklamo yung clam. Kasi alam niya na sinusunod niya lang naman kung ano yung design ni God sa kanya. Gets? Sinusunod niya yung master niya. And here's the problem. Tayo pong mga tao, reality, fact lang. We want to be our own masters. To be honest, we want to be our own masters. To the point, di ba, sino sa inyo gusto mo ikaw ang masusunod? Di ba kung papa... May naisip kasi ako kung ano, illustration biglang, okay, wag. Nag-meeting lang po kami sa isip ko. Di ba, halimbawa, bigyan ka nagsabi, ano, gusto mo ng sasakyan na lang. Di ba, nagpe-pray ka kay God ng 10 ano, helicopter. Kung ikaw ang masusunod, ngayon pa lang may 10 helicopter ka na, tama? Di ba, gusto natin tayo yung masusunod. Di ba? Yung nagugustuhan mo. Kung ikaw ang masusunod, matagal ka ng gusto niyan. Eh, si God ang nasusunod. Buti na lang. Di ba? So, inspire ka lang ni God. Okay? Di ba, we want to be our own masters. That's the problem with human beings. Most of the time, we even have the audacity to say, hindi kita kailangan, Lord. I don't need you, God. I will live my own life. Bahala na ako sa buhay ko. Magaling naman ako eh. Congrats. Sometimes we have the audacity to say that because we want to be our own masters. Pangalawa, what makes it hard for us to see the glory and greatness of God? Unanswered prayers. To be honest. Kala ko ba, Lord, ano, great ka. Eh, ba't hanggang ngayon, 10 years na akong nagpe-pray ng salvation ng family ko. Maganda naman yung prayer ko, hindi mo pa binibigay. Tanong ko po sa'yo, kamusta ka sa bahay? Di ba? We're praying for something, tapos hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay ni God. At dahil hindi niya pa binibigay, without His greatness, we fail to see His glory. Pero ito pong pangatlo, I wanna, pound itong pangatlo, kasi sabi to sa Bible, dun sa binasa natin. Psalms 96 verse 5, sabi doon, "For all the gods of the people are worthless idols." Pag sinabi mong gods, pag po may nakita kayo sa Bible na maliit na letter G, tas God, ibig sabihin nun, Diyos-Diyosan. Hindi po yun si Lord. Basta po capital letter si Lord yon. Pero pag small letter, Diyos-Diyosan yon. So the gods of the people are worthless idols. Now, what makes it so hard for us to see the greatness and glory of God? Idols. Idolatry. That's the answer. Idolatry. Alam niyo po, tayong mga tao, we are inclined to worship. Lahat, totoo yun. Ibig sabihin, yung puso natin, leaning naman talaga siya to worship. May gusto talaga tayong sinasamba. Totoo po yun. Natural sa atin yun to worship something. Ang problema is when our worship is misdirected towards idols or created beings other than God. Pag po sinabi nating idols, hindi lamang po ito rebulto. Diba? Yung mga nasa bahay, hindi lang po yan yun. When we say idols, it could come in the form of money. Diyos mo na yung pera mo. Yung kapag namamayat yung wallet mo, ikaw naghihingalo ka na, Lord. Lord, mamamayat na siya, Lord. Wala na akong pan-check out. Di ba?
Diyos na natin yung money. Idols, it could come in a form of business. Lord, pasensya ka na, Lord. Sunday ngayon, mabenta. Next week na lang. It could come in a form of relationships. It could even come in a form of marriage. Baka mamaya, kasi wala po akong asawa, okay? Are idolizing your partner. Na mas mahalaga na yung sinasabi niya sa sinasabi ni Lord. It could come in the form of jowa sa mga students, of friends, and even material possessions. Idols, hindi po sa akin galing to. Galing po sa Bible. Bakit daw it's hard for us to behold the beauty, the glory of God? Pag sinabi mong behold, focus, titignan mo. Eh kasi sa iba po tayo nakatingin eh. Idols, idolatry. One famous novelist po, no, si David Foster Wallace, sabi niya, "We are all dying to give our lives away to something. Ang lahat tayo ay handang ibigay ang buhay natin para sa isang bagay." Actually, sinuportahan pa po yan ng singer-songwriter, wow, na si Bob Dylan. Panahon po yata yun nila Ate Jo. Hindi, joke lang ba? Nagsulat siya ng kanta. Ang title ng kanta is Gotta Serve Somebody. Gotta Serve Somebody. Kung titignan mo, pareho lang po sila ng sinasabi. Ang sinasabi nila is everybody lives for something. Di ba? We live for something. I am living for something. You are living for something. And sometimes, itong something na to, dito din natin kinukuha yung purpose ng buhay natin. Di ba? Paano mo malalaman yan? Ito na yung dahilan kung bakit ka bumabangon. Di ba? Nescafe. Ito na yung dahilan kung bakit ka bumabangon. And I'm not saying na masama yun. Nag-promote pa, no, Ate Jo. Hindi ko naman... Focus. Hindi ko naman sinasabi na masama po yun. Di ba? Pero alam nyo kung kailan yun nagiging masama? Kapag yun na po yung Diyos natin. When we make that something our God. Halimbawa na nga lang sa business. Di ba? Ito kasi yung mga common na eh. Business. Lord, pasensya ka na talaga, Lord. Unahin ko muna to, 'di ba? Binigay mo naman to sa akin, sa iyo nga galing to, eh. 'Di ba? Papaluguin ko lang. Ipabalikan kita, Lord. 'Di ba? Relationships. Lord, pag kami talaga naghiwalay nito, hiwalay na din tayo, ah. Ang lakas ng loob. 'Di ba? Pag kami naghiwalay nito, Lord, bahala ka, sa iyo galing to, Lord. Sinisi pa si Lord. Ano pa, career? Lord, nag-iipon ako for the future. Di ba sabi mo, be good stewards of our finances. Tsaka ka na, Lord. Balik na lang ako sa church kapag okay na yung stable na yung finances ko. Magde-devotion na lang ulit ako, Lord, pag stable na yung finances ko. Kaya ko naman eh. Career. Even sa students, your academics. Games. Naalala ko, naisip ko lang ngayon. Games could be an idol. You see, we begin to worship idols. We turn these created things into ultimate things. Na doon na po nakaangkla yung buhay natin. And also because doon na nakaangkla yung buhay natin, hindi na natin nakikita na itong mga bagay na to, they don't have glory. At ang mas malala, hindi na po natin nakikita yung glory ni God. Explain ko sa inyo, ano ba yung glory? Yung glory, when it's used in the Bible, biblical context, okay? Kapag ginamit po yung word na glory sa Bible and it's referring to God, ang ibig sabihin po noon is God's supreme importance. Hebrew, kasi nasa Old Testament tayo. Hebrew word po ng glory is kabod. Kabod, di ba, joke lang? Kabod, okay? Ang ibig sabihin ng kabod sa English ay weight. Hindi yung weight na hintay. Weight na may bigat. Sinasabi po nito, yung glory, when it speaks of God,
wait, it means si God ang pinakabigatin. Yun ang point nun. Bigatin si God. May kahalagahan si God. Dakila si God. That's what it means when we say glory, and it's referring to God in the Bible. Kabod, weight. Bigatin. Alam niyo po ba kung bakit po bigatin at dakila ang Panginoon? Unang-una sa lahat, because He has no beginning and no end. Ibig sabihin nun, hindi po siya dependent sa kahit na sino. Tayo, may beginning tayo, di ba? May ending din tayo. Wala tayo dito kung wala si Lord. Pero nandito si Lord kahit wala tayo. Gets? He has no beginning. He has no end. He depends on nothing. He has all the power. He has all the glory. Wala na pong mas mataas sa Kanya. Wala na pong mas bigatin pa sa Kanya. Even science to na, ano ko lang ngayon, yung cells sa katawan mo, yung molecules, mga mamaya, mali pala, di ba? Sa katawan mo, lahat po yan, dependent kay Lord. Walang kahit na anumang bagay na hindi dependent sa Panginoon. Lahat nakaasa sa Panginoon. Kaya naman po, compared to God, kumpara sa Diyos, lahat ng bagay ay walang bigat. Yun yung sinasabi natin, na it doesn't have any glory compared to God. Walang bigat yan, kasi lahat ng yan may beginning, lahat ng yan may ending. Tanging Panginoon lang ang walang beginning at walang ending. It's like this, when we say na weightless, kasi kung si God, weighty. Tama ba? Weighty. Ito, weightless. Ano bang bagay ang weightless? Usok. Smoke. Smoke, usok. Di ba? Alam niyo po ang usok? Kahit gano'ng kadami yan, may usok. Bigyan mo lang po yan ng ilang minuto. O sabihin mo, hindi, masyadong madami. Sige, bigyan mo ng ilang oras. Maniwala ka, mawawala yan. Because it's weightless. Walang bigat. And same things with the things or the natural or material things or created things na pinangahawakan po na atin ngayon. Halimbawa na lamang, kung ang pinangahawakan mo, yung ganda mo, yung talino mo, yung talento mo, yung finances mo, yung jowa mo, sad to say, mawawala din po yan. To be honest, that's the reality, even our families. Because all of us, we have to acknowledge the truth that we have a beginning, therefore we also have ending. We are weightless compared to God. We do not have glory. The things that we are holding on to, our idols that we worship, it doesn't have glory compared to God. Again, kaya po tayo nahihirapan yung glory ni God, yung kaya tayo nahihirapan na makita yung marvelous works ni God. Kasi sa iba po tayo nakatingin. Yun po yun, yun ang reality. Medyo masakit, no? Siguro iniisip natin ngayon, eh ano naman? Paki mo. Diba? Ano naman? Alam niyo po ba kung anong danger ng misplaced worship? The danger of misplaced worship. Kapag po tayo ay humahawak sa mga bagay na wala namang glory. Napanood niyo na po yung Lord of the Rings? Sa mga fan po ng Lord of the Rings, ngayon pa lang humihingi na po ako ng tawad kung mali yung kwento ko. Okay? Si J.R.R. Tolkien, Tolkien ba yung basa doon? Basta si J.R.R. Tolkien, siya po yung nagsulat ng Lord of the Rings. Nung nirelease niya yung series ng Lord of the Rings, tatlo po yun eh. May na-receive siya na letter from a viewer. Hindi ko masabing fan. Basta nakanood. Tapos, ang ginawa ng nakanood, nag-send siya ng letter kay J.R.R. Tolkien. Ang laman ng letter niya is disappointment. Very disappointed siya. Dun sa story ng Lord of the Rings.
Alam niyo kung bakit? Kasi doon po sa Lord of the Rings, meron doon character pangalan Sauron. Very powerful. Again, kung kayo po ay fan ng Lord of the Rings at mali ako, correct niyo na lang po kung mamaya. Basta ganun siya. Meron doon isang character named Sauron. Powerful talaga siya. He's like gods of the evil siguro, ganun. And he's so powerful, Dark Lord, yun ang tawag, I think. Dark Lord siya. And ang dami niyang armies. Pero itong si Sauron, meron siyang isang maliit na bagay na pinangahawakan. It's the ring. Literal po, sing-sing. Ngayon, what happened was, yung sing-sing nawala, it was thrown into the fire of Mount Doom. Basta nawala sa kanya yung sing-sing. You know what happened to Sauron nung nawala yung sing-sing? All his power, his glory, kasamang nawala. And yun yung hindi maintindihan nung sumulat kay J.R.R. Tolkien. Sabi niya, paano nangyari yun na nawala ang kapangyarihan niya? And actually, ang word niya dun, you're melting down. Naubos daw si Sauron. Sabi nung nagsulat. So hindi niya maipaliwanag yun, paano nangyari yun? Na sobrang powerful niya, pero dahil lang sa isang maliit na bagay, nawala lahat. He melted down. Naubos siya. You know, here's the response of J.R.R. Tolkien. Basahin ko sa inyo, medyo nosebleed lang po, kasi kahit ako, ang sakit sa ulo eh. Sabi niya, "The Ring of Sauron is only one of the various mythical treatments of the placing of one's life, power in some external object which is thus exposed to capture or destruction with disastrous results to oneself." Diba sabi ko po sa inyo, malalim eh. Sa madaling salita, ito po yung sinasabi ni J.R.R. Tolkien dun sa sumulat sa kanya. I-compare mo daw yan sa buhay mo. Personally, sabi niya, pag nag-invest ka ng sobra-sobra, when you invested so much, or when you place your life, inilagay mo yung buong buhay mo o buong pagtitiwala mo in some external things that lacks true glory, it will only lead to disappointment, it will only lead to despair, and it will only lead to worse comes to worse, self-destruction. When we put our lives to the things that does not have glory, sinisira lang po pala natin. You are just being disappointed. There's despair. And there's destruction. Church, narinig niyo po ba 'yon? Here's what I want to tell to all of you, no? If God is not the most important thing in your life, you are not living a safe life. If God is not the most important thing in your life, you are not living a safe life. You have to make God the most important thing in your life. We have to make God the top priority. Sabi nga ni Coach Carol kanina, kung marami kang priority, wala ka na talagang priority. To make God the most important thing in our lives. Kasi kapag hindi po, pag nakaangkla yung buhay natin sa mga bagay na wala namang glory, mauubos po tayo. Mauubos lamang po tayo. You know why we're talking about this? Kahit medyo masakit. Because God wants redemption for us. And our heart this afternoon is that we will be able to allow God to redirect our hearts, to recognize His holiness, because God's holiness highlights His goodness. God's holiness highlights His goodness, and because He is good, He desires to save us from disappointment, from despair,
and distraction. Kaya po natin 'to pinag-uusapan. Kasi gusto ni Lord na i-spare ka sa self-destruction. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng holy si God? It means He is set apart from anything sinful or evil. Nakahiwalay siya sa kasalanan. Ang masakit doon, tayo po yun eh. Tayo yung makasalanan. But because of His holiness and His goodness, that highlighted His goodness, kahit po matigas ang ulo natin, He is always there to demonstrate His mercy, His grace, His love, His greatness, and glory to us. So ang prayer ko po sa ating lahat, ano, for each one of us, including me, na today we will be able to reflect, Lord, ano ba yung ginudiyos ko? Ano ba yung winoworship ko maliban sa'yo? Ano bang mas mataas sa buhay ko yung nakakaangat sa'yo? Help me. Ipakita mo yun sa akin and help me to surrender that to you so that I will be able to behold you. I will be able to see your glory. Yun po yung number one. We may begin, or the call to see. Yung pangalawa po, it's the call to sing. Sing, kakanta. Okay? You know, we're not just called to see His greatness, but to sing it. Ibig sabihin, i-declare natin. Hindi po nakaka-glorify kay God, nasusundin lang natin siya kasi kailangan. Ang nakaka-glorify kay God ay susundin natin siya dahil attracted tayo sa Kanya. Di ba kapag may mahal ka? Di ba? Yung kahit anong sabihin niya, sinusunod mo, bakit? Kahit ano talaga eh, no? Basta pag may sinabi siya, susundin mo, bakit? Kasi mahal mo eh. Attracted ka sa Kanya. You want to please the person. And same thing with God. Yun ang nakaka-glorify po sa Kanya. That we will obey and follow Him because we are attracted to Him. Alam mo po ba kung paano ka makakarating sa point na attracted ka kay God? Kumanta ka. Sing praises to Him. Totoo po yan. Maybe you're saying, no? Ano lang yan? Metaphorical lang naman yan pag sinabing. Kasi sabi po sa Bible, di ba, kanina, sing to the Lord. Di ba sabi doon? Maybe now we're saying, metaphorical lang yan. Ibig sabihin lang yan, ano, live for God's praise and glory. Yun lang naman ang ibig sabihin yan. Pero alam niyo po ba, I really, really believe that this is very literal and practical. Nung sinabi po sa Bible na sing to the Lord, it really means sing to the Lord. Even in the Bible, sila King David, di ba, they're singing to God. They cannot help but express true music, true words, true singing, their, ano, the glory that they find in God. Sing to the Lord. Not just even with your voice, but even with your bodies. Ang tanong ko po sa atin, when was the last time we sing praises to God? When was the last time na binuka mo yung bibig mo para sa Panginoon? Sabi po sa verse 4, napaka-great ng Panginoon. God's holiness highlights His greatness. Sabi po dito, for great is the Lord and greatly to be praised. Di ba when you adore someone, you cannot help but speak of that person? Napansin niyo ba yon? Pag may nagugustuhan ka o may, halimbawa may movie ka na napanood, tapos gustong-gusto mo, di ba naghahanap ka pa ng kikwentuhan mo? Hindi mo mapigilan yung sarili mo na nabibukas yung bibig mo and to talk about that. Diba? It means you're giving honor to that thing. And that's what we do when we are singing to God. We're giving honor that is due to God. We're giving the glory and praises that is due to God. So when was the last time we sing praises to God? Kailan po yung huling beses na kumanta ka sa Panginoon? Sabi dito, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. May emphasis po yun. Tatlong beses na sinabi. Pag nakakita po kayo ng ganun sa Bible, ibig sabihin, may emphasis. Kaya siya ulit-ulit.
again, when we sing the glory of God, you will be attracted to God. Maniwala po kayo. When you begin to worship Him with songs, you will become attracted to Him. And here's what I want to tell you, no? Importante po kung anong kinakanta natin. Because you are planting in your hearts what you are singing. You are planting in your heart whatever it is that you are singing. And be careful what you plant in your hearts. Because out of the abundance of the heart, the mouth will speak. If we're planting curse words in our hearts, magugulat ka na lang, one of these days, you're saying curse words. You are planting in your heart whatever it is you are singing. Church, I even remember, gaano po ba kahalaga yung pagkanta sa Panginoon? Wala po kasi ako sa South Africa, hindi ako nakasama kala Coach Carol eh. Pero ito yung isa sa mga pinanghihinayangan ko na hindi ako sumama. Kasi whenever we talk about worship and singing, lagi pong bukang bibig nila yung South Africa. Alam mo yun, yung hindi talaga nahihiya yung mga tao doon na kumanta kay God, na kumanta para kay God. I wanna witness that one day, to be honest. Yung, as in, walang hiya-hiya dito. Diba? Kakanta ko, ibibigay ko yung buong puso ko sa Panginoon through my words, through my singing, because that's what He deserves. You see, one of these days, sa South Africa tayo, balik tayo, Coach Carol. Pero ito lang oh, hihintayin pa ba natin na makapunta tayo sa South Africa kung pwede naman natin gawin dito? Diba? Pwede naman natin gawin dito eh. Because this command is not just for them. It's all, actually, sabi nga, all the nations. Human race. Again, gaano po ka-importante yung singing? I remember si Apostle Paul in the Bible, sabi niya sa Ephesians 5, verse 18 to 19, sabi niya doon, "And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit." Sino po sa inyo, prayer mo, maging punong-puno ka ng banal na Spirito? Diba, you will be filled with the Spirit of God. Paano daw po yun? Anong sabi ni Apostle Paul? Sabi niya sa verse 19, "Addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart." One means of being Spirit-filled is true singing. Okay lang po kahit wala sa tono. Amen! Sa puso naman nakatingin si Lord. Seryosohin mo lang yung puso mo kahit wala ka sa tono. Okay lang. That's a sweet sound to the ears of God. Wow! Di ba? Game na. Kanta na tayo. So, on a serious note po, no, we have to take it very seriously. We have to take the Word of God very seriously because it's even a divine command to sing. It's a divine command to sing. Whenever we sing, faith is being restored. Diba, dumating ka na ba sa point ng buhay mo na lumong-lumo ka? Alam niyo po, kasi nga, when you sing, sa umpisa naman, awkward, pero habang ginagawa mo siya, it's planted in your heart. Maniwala po kayo sa akin, pag may problema, kung may problema ka po ngayon, I encourage you to sing. Mamaya, kakanta tayo. Maniwala ka, pag uwi mo mamaya o mamayang gabi, makakalimutan mo naman yung preaching eh. Anong maaalala mo? Yung kanta. Because it already overflows in your heart. Marami pong mga tao, no, na magaling naman silang kumanta. Pero bakit may darkness pa din sa buhay nila? Kasi it's very important, church, that it's not just about the songs. Hindi lamang naman po ito tungkol sa kante. Pero kung ano po yung kinakanta natin. Kasi when we sing, we declare. Alright? When we sing praises to God, I believe faith is being restored. Hope is being renewed. But most importantly, God is being glorified. Our God who is holy is being glorified. I don't want to sound so parang legalistic. But we're
not just supposed to see God's glory and sing it, but we're supposed to proclaim His salvation through our singing. We are supposed to declare His marvelous deeds through our singing. Kanina ang kinakanta natin, Holy, Holy, Holy. It saddens me na wala na po yatang masyadong kumakanta sa simbahan. Nakakalungkot. Na wala nang, hindi na binubukan ng mga tao. Hindi dito yun, hindi dito, no? Yung bibig nila when it comes to singing. Yung iba nga po, ano, ini-skip na yung worship time eh. Yung late dumadating. Hindi po dito yun, hindi dito yun. Hindi po tayo yun. Pero wala na yung value of singing praises to God. But again, it's a divine command to sing. So through our singing, what do we declare and what do we proclaim? Sabi po sa verse 9, worship the Lord in the splendor of holiness, tremble before Him all the earth. Our holy God deserves our worship. Our holy God deserves our worship. And last po, no, the call to worship and rejoice. Sinasabi po sa atin ng Bible, Scripture, that the only appropriate response to God's holiness is worship. Yun naman po talaga yung, we are here to worship God. Pero alam niyo po ba yung worship, hindi lamang po yan ritual, okay? But it's our expression of awe, okay? Sa Panginoon and adoration. And yung worship, it's not also confined in a specific place or time. We worship God through our everyday lives. Diba? The way we live our lives, the way we speak, the way we communicate with others. Kasi po, yung personal holiness is expressed in daily choices. I know when we come into the presence of God, we come there to receive. Pero alam niyo po ba, we are also there to give. Give our full attention to the Lord. That's worship. Give our time to the Lord. That is worship. Our service to the Lord. Our resources to the Lord. And many much more. Pero here's what I want to highlight po, no? As I end, the call to rejoice in judgment. Meron po akong lalagay, in judgment. Why do we rejoice in judgment? Alam niyo po kung ano yung judgment? Pag sinabi po natin judgment, ito po yung time na babalik si God, tapos, because He is just, okay? The sin will be punished, okay? That's it, judgment. So why would we rejoice in judgment? Sabi ko po kanina, no, we are living in a broken world. Yun na po yung reality natin. And the reason why we are living in a broken world, the reason why we do not have the world na kagaya nung sinasabi ng Psalm 96, it's because of sin. The reason why there's brokenness is because of sin. The reason why there's suffering is because of sin. The reason why things have fallen apart is because of sin. It's because we have turned away from God. Yun po iyon. And here's what's amazing. When God comes back, sa pagbabalik po ng Panginoon, He put everything in its right place. He will put evil in its right place. And sin once and for all on Judgment Day. Ibig sabihin po, the world will be renewed. The world will be renewed. That is what will happen in the Judgment Day. Now, babalik ako dun sa tanong, why would I need to rejoice in judgment? Sabi ko kanina, because the world will be renewed, ibig sabihin, rejoicing. Now, maybe ito yung tanong natin. Sabi mo, kasi Sarah, ano eh, yung sin, yung cost ng suffering. Tapos, pag dumating si God, yung sin at yung evil, ilalagay niya in its right place. E teka lang, sinful ako eh.
Parang kasama ako dun sa sinners na and dun sa evil. So anong hope for me? Ba't ako magre-rejoice in judgment? Eh, ito yung character ni God eh. Ito yung character ko. What hope is there for you and for me? Paano ko naman kakaharapin si God? Kasi alam naman natin eh. Second thing why we can rejoice is because we know that one day we will stand before God. Eh kung ito nga yung sitwasyon natin, I will stand before God. Anong hope niyan para sa akin? You know what's your hope? Ngayon pa lamang po, I encourage you to see the marvelous deeds of God through Jesus Christ. Because Jesus Christ is our hope. You know what He did on the cross? There's a substitution. A substitution. He's glorious, we are not. He's perfect, we are not. He is righteous, we are not. But you know what He did? At the cross, God removed all the glory that He has so we can have glory. So we can stand before God on the judgment day and say, "Thank you, Lord, for making me righteous." Yung holiness na pinag-uusapan po natin dito, again, it's not really about a list of do's and don'ts. Because you are already made holy in God. Through the work, the life, the death, and the resurrection of Jesus Christ. In the Bible, no? Or actually, this is a song na nakalagay, alam yung Hark the Herald Angels Sing? Hark the Herald Angels Sing. Sabi doon, no, mild He lays His glory by, born that men no more may die. I challenge you, pakinggan nyo po yung kwenta na yan. Kaya it's important to sing praises to the Lord. That's what He did for us. Mild He lays His glory by, born that men no more may die. You see, church, there's nothing more glorious than someone who will give His glory away to someone who doesn't deserve glory. There's nothing more beautiful than someone who sets aside His beauty and becomes ugly and becomes crushed, tormented for someone who is sinner to become beautiful. Again, you know, God has given us life. He has given us His glory. We can rejoice in the judgment day and even right now because of what Jesus Christ did on the cross for each one of us. Church, the cross points us to the holiness of God. Sana po, no? This afternoon, may we surrender our idols to God so we can see His glory. And at the same time, I challenge you that our response to what He did for each one of us on the cross is to sing to Him so we can rejoice. Because the cross points us to the holiness of God. Our response, we see His glory, we sing His word, and we rejoice in Him. May I invite all of you to stand? And let's just give God the glory, the highest praises that He deserves. Let's worship God.
thank you, God, that you are holy, Lord God. Thank you that you are worthy, Lord God. Thank you, Father God, that, Lord, hindi nasasawalang bahala, Lord God, yung praises namin. Because that's what you deserve from the very beginning. Lord, I just pray, Father God, for each one of us that we will be able to sing to you a new song. That we will be able to sing to you, Lord God, and bless your name and tell of your salvation from day to day. Lord, I pray that we will be able to declare your glory, Lord God, among the nations and your marvelous works among the peoples. Lord, help us to see, Lord God, your marvelous works even in our lives. Lord, help us to sing praises to you, Lord God. Lord, we repent sa mga panahon na we sing praises to the world. Patawarin mo kami, God, if our hearts are inclined to the things of the world. Lord, help us to surrender our idols to you. Lord, may our lives be a pleasing aroma to you, Panginoon. Thank you, God, because holiness, Lord God, it's not just about a list of do's and don'ts, but it's already who we are in you because you are holy. You made us holy. Lord, I pray for every person in this place. I pray, Lord God, for healing, for restoration, for redemption, Lord God. I pray that you bless them. May you keep them, Lord God. Make your face shine upon them. Be gracious to them and give them peace. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sige, papalakpakan po natin si Lord. That ends our service. You are now being sent out. If you need prayers, we are here to pray for you. God bless po.